sino nga ba si Maria Magdalena? Malawakang tinatanggap sa mga sekular na historiador na tulad ni Jesus, si Maria Magdalena ay isang tunay na sa kasaysayan. Subalit, kakaunti ang nalalaman natin tungkol sa kanyang buhay. Hindi tulad ni Apostol Pablo, si Maria Magdalena ay walang iniwan na mga akda, walang mga gawa na hinanda sa ilalim ng kanyang pangalan tulad ng karaniwan sa ibang mga alagad. Siya ay hindi kailanman binanggit sa alinman sa mga sulat ni Pablo o sa alinman sa mga pangkalahatang sulat. Ang pinakauna at maaasahang mapagkukunan tungkol sa kanyang buhay ay ang tatlong synoptic gospels nina Marcos, Mateo at Lucas na lahat ay isinulat noong unang siglo Anno Domini. Ang kanyang pangalan ay binanggit ng 12 beses sa mga ebanghelyo, higit sa karamihan sa mga apostol. Itinala nina Marcos at Lucas ang pagpapagaling ng mga demonyo mula sa buhay ni Maria sa kanilang mga account sa ebanghelyo. Marami ang hindi nakakakilala sa kanya at sinasabing siya ay isang babaeng nagbibigay ng aliw o prostitute. Meron ding nagsasabi na siya daw ang kapatid ni Lazarus. At meron din namang nagsasabing siya daw ang naging asawa ni Jesus. Subalit, sino ba talaga si Maria Magdalena? Si Maria Magdalena, na kung minsan ay tinatawag na Magdalena, ay isang babaeng Hudyo na ayon sa apat na mga canonical na ebanghelyo ay naglakbay kasama si Jesus bilang isa sa kanyang mga tagasunod at naging saksi sa kanyang pagkapapako sa krus, paglibing at muling pagkabuhay. Ang epithet o bansag kay Maria na Magdalena ay malamang na nangangahulugan na siya ay nagmula sa Magdala, isang nayon sa kanlurang baybayin ng dagat ng Galilea na pangunahing kilala noong unang panahon bilang isang bayan ng pangingisda. Noong mga panahong iyon, ang pangalang Maria ang pinakakaraniwang pangalang Hudyo na ibinibigay para sa mga anak na babae noong unang siglo. Kaya't kinakailangan ng mga may akda ng ebanghelyo na tawagin siyang Magdalena upang makilala siya mula sa ibang mga kababaihan na nagngangalang ding Maria na sumusunod kay Jesus. Isa siya sa maraming Maria na sumusunod kay Jesus pagkat ang pangalang ito ang pinakakaraniwang pangalan para sa isang babaeng Hudyo. Kaya't kapag nagsulat tungkol sa kanya, kinakailang linawin kung sinong Maria ang tinutukoy. Sinasabi ng ilang mga istoryador na hindi si Maria Magdalena ang nagbuhos ng pabango sa paa ni Jesus. Sa halip ay si Maria ng Betanya. Bagamat ang account o ang kwento ay naitala sa lahat ng mga ebanghelyo. Ito ay mula sa libro ni Lucas. Lucas chapter 7 verses 37 to 38. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok,
hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Sa ating binasa, hindi diretsong tinukoy ni Lucas na si Maria Magdalena ang nasa kwentong ito. Masasabi pa nga nating si Maria Magdalena ay mayaman o may kaya ng mga panahong iyon. Ito naman ay ayon sa libro uli ni Lucas. Lucas chapter 8 verses 1 to 3. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena na may 7 demonyong pinalayas si Jesus mula sa babaeng ito, si Juana na asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Sarili nilang salapi ang kanilang ginagastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Sa ating binasa ay makikitang si Maria ay nakalista bilang isa sa mga kababaihan na sumusuporta sa ministeryo ni Jesus pagdating sa pananalapi. Maaaring medyo mayaman nga siya. Ang mga lugar kung saan siya at ang iba pang mga kababaihan ay binanggit sa buong mga ebanghelyo ay mariing ipinapahiwatig na mahalaga sila sa ministeryo ni Jesus. Maaaring si Magdalena ay konektado sa industriya ng bayan sapagkat para bang siya ay isang babaeng may kaya. Pinapayagan siyang maglingkod sa Panginoon sa kanyang kakayahan. Ang pagpapahirap sa kanya ng 7 demonyo, anuman ang kanyang lugar sa lipunan at ang pagpapagaling sa kanya ni Jesus ay nakakatulong upang maunawaan natin kung bakit bukas ang palad niya sa pagbibigay ng suporta at dedikasyon sa ministeryo ni Jesus. Masasabing si Maria Magdalena ay umuukupa ng halos parehong posisyon ng katulad ni Pedro sa mga babaeng tagasunod ni Jesus. Ngunit, bakit nga ba kumalat na si Maria Magdalena ay isang babaeng nagbebenta ng aliw? Unang-una, ang hindi pinangalanan na makasalanang babae sa Lucas chapter 7 verse 36 to 50 ay hindi kailanman nakilala bilang isang babaeng nagbebenta ng aliw sapagkat sa lipunang Hudyo noong oras na isinulat ang ebanghelyo, ang ibig sabihin ng makasalanan ay nangangahulugang hindi sumusunod sa batas ni Moses. Ang paniniwala na si Maria Magdalena ay isang babaeng nagbebenta ng aliw at malaswang babae ay nagmula sa isang sermon ni Pope Gregory I o Gregory the Great na ginawa sa isang maimpluwensyang sermon sa paligid ng taong 591. Sa nasabing sermon, si Maria Magdalena ay iniugnay niya sa hindi nakikilalang makasalanang babae na nagdala ng pabango na nakasulat sa ebanghelyo ni Lucas. At kasama rin si Maria ng Betania, kapatid ni Marta at Lazaro, at gayon din, sa kauna-unahang pagkakataon, ay malinaw niyang kinilala ang kasalanan ni Maria Magdalena bilang isang kasalanang sekswal sa kalikasan. Sa interpretasyon ni Pope Gregory I, ang 7 mga demonyo na pinalayas ni Jesus mula kay Maria Magdalena ay binago sa 7 nakamamatay na kasalanan ng medieval Catholicism. Kaya't si Maria Magdalena ay dapat daw na maparusahan, hindi lamang dahil sa tawag ng laman, dapat ding idagdag ang pagiging pagmamataas at pagkamadhin. Iginiit pa niya na si Maria Magdalena at Maria ng Betania ay iisang tao. Pagkatapos ay idinagdag pa ni Pope Gregory I ang sinasabing pagpapahid ni Maria Magdalena sa mga paa ni Jesus bilang isang pagkilos daw ng pagsisisi sa kanyang nakaraang buhay ng kasiyahan sa lupa.
Nagbago ang tingin ng lahat para kay Maria Magdalena nang pinagsama ni Pope Gregory I ang makasalanang babae na si Maria ng Betania at siya na si Maria Magdalena. Ang Eastern Orthodox Church ay hindi kailanman naiugnay ang pagkakakilala ni Maria Magdalena sa makasalanang babae sa Lucas chapter 7. Kaya't noong 1969, itinama ng Simbahang Katoliko ang pagkakamali nito sa pagsasabing si Maria Magdalena at ang makasalanang babae sa libro ni Lucas ay dalawang magkaibang tao. Noon namang taong 2016, ipinahayag ni Pope Francis na ang Hunyo 22 ay araw ng kapistahan na nakatuon kay Maria Magdalena. Bakit nga ba mahalaga si Maria Magdalena sa ministeryo ni Jesus? Unang-una, sapagkat si Maria Magdalena ay nakalista bilang isa sa mga kababaihan na sumusuporta sa ministeryo ni Jesus. Idagdag pa rito, si Maria Magdalena ang nag-iisang saksi sa lahat ng tatlong pagtukoy ng mga kaganapan sa unang Pasko ng pagkabuhay: ang pagpapako sa krus, paglibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Naroroon siya sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Kasama siya ng mga babae na nakadiskubring walang laman ang libingan ni Jesus. Kay Maria Magdalena din unang lumitaw at nagpakita si Jesus nang siya ay mabuhay, at si Maria Magdalena din ang nagsabi sa mga alagad ng pagkabuhay na maguli ni Jesus. Saan naman kaya napunta si Maria Magdalena matapos ang mga pangyayaring ito? Ayon sa mga sinulat ni Gregory of Tours and Greek Orthodox Church Tradition, si Maria Magdalena ay nagretiro sa Efeso kasama si Juan at namatay doon, at ang kanyang katawan naman o ang mga labi ay inilipat noong taong 886 sa Constantinople. Ang iba pang kwento ay pinaniniwalaan naman na siya ay lumipat sa Gaul matapos ang kabanata kay Jesus, at maaari din daw na siya ay pumunta sa isang disyerto upang mamuhay mag-isa hanggang sa kanyang kamatayan. Isang tradisyon naman sa Pransya na isinalaysay sa Jacopus de Voragine ng The Golden Legend, ang unang lumitaw noong ikasyam na siglo, at nagsabing si Maria Magdalena ay naglakbay kasama ang isang maliit na grupo na kasama sina Joseph ng Arimatea at Lazaro at ang kanyang kapatid na si Martha, at naglayag sa Pransya, at doon ay ipinamalita ang Kristiyanong Ebanghelyo sa buong lugar na ngayon ay tinatawag na Provence. Si Maria Magdalena daw ay nagretiro sa isang maliit na bahay sa isang burol sa Saint Baume, na nirahan siyang mag-isa sa loob ng maraming mga dekada hanggang sa kanyang kamatayan. Mangyaring i-comment lang po ang inyong palagay sa ating pinag-usapang paksa.